Welcome po kayong lahat. Ako po si Brother Eric Capulanco. Nakakilala po ako sa Lord sa pamagitan ng isang gawain sa isang home cell sa lugar ng Stanford Street. Doon ko po unang nakatent po ako ng Bible study. Pero umatent po ako noon for the sake na mapagbigyan ko lang ang nag-imbita sa akin. So hindi po ako na, as in, hindi talaga tumimo sa akin niya, sa puso ko yung Bible study na sinasabi nila. Sa akin na, yung mapagbigyan ko yung nag-imbita at mabigyan lang siya ng mapagbigyan. Tapos, sa tuloy-tuloy ko na pag-imbita, hanggang sa ma-imbita niya ako sa isang pagsisimba. Pero nagsisimba ako noon, hindi ako nagsisimba ng hindi nakainom. Bago ako magsimba niyan, kasi galing ako ng trabaho, nakainom po ako niyan. Hindi ako nagsisimba ng hindi nagiinom. Kasi parang hindi ko naramdaman yung isang sinasabing tunay na isang pamumuhay Kristiyano. Tuloy-tuloy po yun hanggang sa tumagal, hanggang umatin ako ng Sunday service na, at doon nga po, minsan isang araw, nang habang ako'y umatin, kasama ko yung, live-in lang kami ng misis ko noon. Ang misis ko, si Sister Evelyn. Wala po akong balak na ituloy ang pakikisama sa kanya. Bala ko po, kasi pregnant na siya, ang bala ko noon, pag nanganak siya, kukunin ko yung bata, iiwan ko siya ng Maynila, tatakas ko yung bata, dadalhin ko ng probinsya. So, nakaplano na po yun, hindi niya alam yun. So, ang nag-ano sa akin, yung nanay ko, yun ang nagbibigay ng pangangailangan ko para maano ko yung pamasahe. Kasi may ticket na ako, kumpleto na. Ang bala ko po talaga noon, kasi iwanan na siya, itakas yung anak namin at maiwan siya rito. Dadaling ko yung bata. Pero talaga po hindi papayag ng Lord. Kasi minsan, anong binata pa ako, kasi mapagbiro ako sa babae. Magkikipag-date ako kay Sister Evelyn, may naura na sa kanya. Mayroon na akong tinatagpo. Kanya talagang ang Lord hindi papayag na ganun pala ang buhay natin bilang isang Kristiyano masalimuot. So doon, nagtuloy-tuloy hanggang inayos ni Pastor Ricky yung pamumuhay namin. Inayos niya, siya gumawa ng kaparaanan kung paano maayos yung buhay namin. At doon po, habang naiayos yun, doon ko naman naranasan ang himala ng Lord. Nagkaroon ako ng deliverance. Sa estradawain yun, habang si Pastor nagpipreach, ang matandaan ko noon, pastoral na eh. Nakayuko, nakapikit kami. Parang ang tingin ko kay Pastor, parang isang napakalaking lalaki na kulay puti, lahat ang suot niya. Nabala ko siyang parang gusto kong puntahan at saktan. Habang nag-ano kong gawain yun, doon naman yung parang nagwawala raw ako. Nagwawala ako, nag-ano na si Pastor, habang nag-ano siya, parang gusto kong lapitan at gawa ng hindi maganda. Pero yun pala, hindi papayag ang Lord. At doon ko naranasan ang deliverance. Kasi nung nasa probinsya ako, pinagamot ako ng nanay ko sa isang albularyo. Doon pala, may yung pinakain sa akin na itlog, mayroon po palang dasal yun. At doon, na-bandage ako ng isang curse na kung saan hindi pala maganda. Salamat sa ganun, sa gawain ng Kingdom of Jesus, dahil doon ko naranasan ang kalayaan at pagsaayos ng aming buhay, pamilya. Sa Diyos ang kapurihan.